Mga ka-farmlad, ito na po yung ating waterfalls sa loob ng ating property. At i-highlight ko po ito, iuuna ko ito sa video ko para po mas makita nyo yung ganda ng ating property. Yan. Po mga ka-farmlat, ganyan po kalakas yung tubig, pero ngayon po ay tag-init, pero malakas yung water source niya. Ito po yung nasa palibot niya. Ayun po mga ka-farmlat, ito yung ating water source sa loob ng property. At pag nagustuhan niyo po ay atin pong bisitahin. Yan ho. Medyo mahaba-habang laka rin, pero yan, ang ganda ho nito. Mga ka-farmlat, uunahin ko pong ipakita sa inyo ito sa video ko. Pero kung gusto niyo pong tapusin yung ating video, nandun ko po i-indicate kung gaano yung distance niya sa barangay road na sementado hanggang sa paglalakad ko dito sa loob ng property. Siguro po may sabihin na po natin kulang 30 minutes kami naglakad papunta dito. Magmula po dun sa pinarkingan po ng sasakyan. At ito ho ay wala naman po sigurong 30 minutes. Mas mabilis po yung pagpunta dito kasi puro pa baba po siya. Pero yung pag-ahon po mamaya, siguro doon kami medyo mahihirapan dahil paahon na po siya eh. Makikita nyo po yung dinaanan ko na papunta dito, na daan, na lakad lang po dito po sa kasunod na video. Ang maganda ho mga kaparlat, ito ho ay virgin forest pa ho siya. Marami pong mga punong kahoy. At meron po tayong magandang source ng tubig. At mamaya po ipapakita ko rin sa inyo yung lagoon doon po sa baba ng ating property. Yung isang ilog po doon na nag-cross. Dalawa po ang source ng tubig. Po, ito po yung tapat ng ating property na pinaka-boundary. Ang ganda po ng ilog niya. Pwedeng-pwede nyo na pong pasyalan ito dito sa lugar. Yan po, tinan nyo po kung gaano kalinaw. Medyo malawak din po siya. At pwedeng-pwede po kahit bata dito kasi hindi naman po ganun kalalim. Para ngayon po, magmula po doon, ito naman, may mga bato na nakadesign. Pwede kayo magpa-picture taking dyan. Tiran po natin to. Ito po yung property. Ang haba pa po nito. Ang maganda pa po nito mga kapartat, meron po tayong mga buhangin na pwede na natin pagkuhanan ng materialis. Hindi na kayo mamumroblema sa buhangin. Ayan o, tingnan po natin yung tubig. So, medyo sa part po na to, medyo malalim. Pero napakalinaw po ng tubig. Ayan o, mag-i-enjoy po talaga yung makakabili nito na gagawin nilang bakasyonan. At yung property po ay eto na, yan yung pong may bahay na yan, yung kakakuyan na yan. Ayan po yung bahay. So, napakaganda po. At pagdating mo dito, mahaba po yung ilog. Yan po ay isa pa po yung paliguan din. Ang maganda po nito, iba po itong ilog na ito. Iba po yung tubig na nanggaling sa waterfalls. Nandito naman po yung sa side na to.
At ipapakita ko rin po sa inyo yung tubig na nanggagaling sa waterfalls. At nagsalubong po sila dito sa part na to. Ito naman po yung galing doon sa waterfalls na tubig. At yung property po, ito po nilalakadan ko. Yan. Yan po yung bahay. Ito po yung tubig na galing doon sa waterfalls. Yan po, ito. Wow. Another. Kaya po ang maganda nito. Ito, ganun din po kalinaw. Yan ho. Galing tayo sa ilog, malinaw. Pagdating po dito, may paliguan po uli. Galing po yan doon sa waterfalls, yung tubig na yan. Yung property po natin ay ito. Yan po yung may bahay na yan. Bantayanin po yan. Kasama po itong kabilang ito. At yung buhangin po dito, mga kaparmlat, libre lang. Makakakuha po tayo ng buhangin. Yan. Doon po sa mga nagpapahanap ng ating mga may batis o tubig, waterfalls, ito na po yun. Ang kailangan lang po natin tiyagain ay yung ating lalakarin. Yan. Yan po yung ilog, mga kaparmlat. Ang ganda ng attraction niya sa loob ng property. Ang linaw ng tubig. Pwede mag-picture-picture doon. Ito yung property. At nandito naman yung part ng may waterfalls. Yan naman po yung nakita niyo. So yun, mga kaparmlat. Sana po ay nagustuhan niyo yung video. At doon po sa lahat ng interested ay welcome na welcome po kayo mag-visit. Schedule lang po natin ang pagpunta dito. At sigurado ho, kung sino ho ang unang makapag-earnest money doon sa ating seller, makakausap niyo ho yan, kayo ho marereserve sa inyo ito. Pero ito ay lahatan, 6 na hektarya, 100 pesos per square meter lamang po, titulado. Bayad ho ang taxes. At ang unang step ho, after nyo makapag-earnest money, magpa-relocate po muna tayo ng ating property. Para alam po natin yung mga boundary ng ating lupa. Ito po ay napakagandang lugar. Yan po, may mga tanim na hong mga kawayan. Pwede nyo hong lagyan ng design na taniman ho ito ng madaming kawayan. Para po dito, pag nagawa kayo ng mga kubo-kubo, rest house, ay dito nyo nakukunin yung materials. Ito ho yung bahay. Pwede nyo i-renovate po ito. Maganda naman yung pwesto niya talaga. Maganda talaga yung tamang pwesto niya. At dito po kami dadaan. Siguro another 30 minutes na lakad. Siguro wala naman po. Mas mabilis po yung pababa. Pero yung paakyat, yun naman po ang gusto ng mga nagka-camping. Yung mga nagbabakasyon. Yung mga katulad po niyang may ilog, may waterfalls. Mas gusto-gusto po yan ng mga... Kung i-open nyo po ito sa public for tourism, magpapa-invite kayo ng mga kaibigan nyo at i-upload natin sa social media, sa Facebook. Lagyan ho natin ng magandang pamagat itong lugar na to. Lagyan ho natin ng magandang alaala na ito ay isang magandang pwedeng i-develop na lugar. Kayo po yung may kakayanan para mag-develop ng ganito kagandang lugar. At accessible naman po siya. Kung lalo na ho kung maipasok natin yung sasakyan at gagawa nyo ho ng kalsada, dahil meron naman po talagang access road para dito. Magagawa ho natin ng paraan para tayo ay magkaroon ng four wheels road dito. So yun lamang po, mga kaparnat. Maraming salamat po sa inyong pag-views. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay at sa pag-subscribe. Thank you very much po. Keep safe, everyone. Gusto ko po sanang paiksiin yung video natin. Ima-maximize ko siya. Hanggang 10 minutes lang sana. Pero nangihinayang po ako kung hindi nyo mapanood lahat nung pagbablog ko. I-edit ko sana. Pero napakaganda naman po kung tuloy-tuloy lang sana. Tulad nito. Ito yung galing ng waterfalls.
Marami po kayong pupwestuhan na magandang area kasi po may mga bato na pwede tayong mag-camping o magbakasyon. Tulad po nito, batis lang po siya. Yan po yung maganda. Marami pong pwede pag picture takingan dito. Picture-picture. Yan. Sa mga bibisita ho. Kitang-kita nyo ho na malinaw talaga yung tubig. Yung source nya. Kasi ayan ho ang yan yung tubig na galing sa water source. Iba pa po yung nandun sa ilog. Ilan po siguro mga kapanlat. At panoorin nyo po yung video na to hanggang dun sa nilakad ko siya dun sa papunta dun sa property para po makita nyo kung yung nilakada namin ay yun ho. Yan po mga kaparmlat, salamat po sa inyong pag-views. Marami pa po tayong mga ipapakita mga property na available. Mga titulado po ito dito po sa lugar ng Real Quezon. Mga kaparmlat, tinan nyo po itong waterfalls natin. Pwedeng-pwede kayong mamahinga dito po sa mga bato. Kasi po ang lalapat ng bato na nakapalibot sa kanya. Pwede na kayong mag-camping po dito. Pwede kayong magdala ng pagkain, picnic, o kaya tent. At tinan nyo po yung gano'ng kalapad yung mga bato. Ayan ho. At yan po ay may gubat. Hindi po natin tinatanggal yung mga punong kahoy dyan. Para ma-maintain natin yung ganda ng waterfall. Ayan ho. Pwede kayong maligo dito. Po ang ating punong barangay dito, yung ating kapitan, si Kapitan Jimmy Delica. Siya po ang kasalukuyang kapitan natin. Yan po ang nagsama sa atin dito.